Hello everyone at welcome po muli dito sa ating Great Day Channel at nandito na naman po ako muli upang magbabahagi na naman sa inyo ng mga kaalamang magdudulot ng kaswertihan sa ating buhay. At ayon po sa ating feng shui or sa ating common na tinatawag na feng shui, ang taong 2020 ay tinatawag natin na taon or year of the metal rat, ang elemento na makapangyarihan or malakas sa para sa taong 2020 ay ang elementong metal. At ang elementong metal, ito po ay pinapasiklab or mas lalong pinapabigyan ng lakas ng ating elementong kahoy. Kaya po ayon din sa ating pinaniniwalaang feng shui, ang napakamaswerteng kulay or isa sa mga maswerteng kulay sa panahong 2020 ay ang kulay berde. Kung napanood niyo po ang ating previous video, yung video na before nito ay tinalakay po natin ang mga maswerteng kulay at nangunguna po doon ang kulay berde. Kaya po binanggit ko po doon na ito po ay napaka-advantage lalong-lalo na sa ating mga kababaihan na mahilig sa mga halaman. Ito po ay isang napakamabisang pampaswerte para sa taong 2020. At dahil po berde po ang isa sa pinakamalakas na pampaswerte o naghahatak ng swerte sa taong 2020, tayo po ay maglalagay ng mga halaman sa loob ng ating tahanan. At dahil maglalagay na lang din po tayo ng mga halaman sa loob ng ating tahanan, piliin na lang din po natin ang mga halaman na pinaniniwalaan nating nagdudulot o naghahatak ng kaswertihan na papasok sa loob ng ating tahanan, ganun na din sa ating buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang video na ito, disclaimer po muna tayong muli para po sa ating mga manunood na hindi po mahilig gumawa ng mga ganitong klaseng gawain at hindi po naniniwala sa mga pamahiin. Please po, pakiskip na lamang ang video natin na ito. Ang mga kaalaman ito ay taus-puso ko pong ibinabahagi sa ating mga manunood na kagaya kong mahilig gumawa ng mga pampaswerteng gawain at lubos na naniniwala sa mga pamahiin. At kung kayo po ay bago pa lamang sa channel na ito or kabubukas niyo lang sa channel ko pagkatapos niyo pong panoorin ang video na ito at kung ito po ay magugustuhan niyo lang din po lamang, please po huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na din po ng ating notification bell para kayo po ay maging updated every time na meron tayong mga bagong uploads. Pagpatuloy po natin ang ating pagbabahagi ng mga kaalaman. Dahil nga po ang isa sa mga pampaswerteng bagay sa loob ng ating tahanan ay ang mga halaman at iwasan din po natin na maglalagay ng mga plastic na halaman dahil ito po ay naghahatak o nag-aakit ng kamalasan. Kaya mas mainam na maglalagay po tayo ng mga tunay na halaman or bulaklak sa loob ng ating tahanan dahil isa po yon sa mga bagay na napakagandang pang-akit ng swerte sa ating buhay. Ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo ay na ang mga iilan sa mga halaman na nagbibigay o nagdudulot ng kaswertihan. Napakadami po nating halaman na nagdudulot ng kaswertihan, lalong-lalo na pag ito ay nilagay sa ating mga tahanan. Pero ito ay pito lamang ang aking maipapakita sa inyo sa ngayon. Ang una or ang pinaka-common natin, madalas nating nakikita sa ating mga tahanan, lalong-lalo na yung mga yayamanin na bahay, hindi nyo po palagi at madalas nyo makikita ang ganito, bamboo plant. Ito po ang tinatawag nating bamboo plant. Ito po ay isang, tulog ang tubig. Ito po ay isa sa mga napaka magandang halaman na nag-aakit o nagdudulot ng kaswertihan sa ating buhay. Pero po ang lalo-lalo na ito po ay madalas nating ibinibigay as regalo dahil ang halamang ito ay pag hindi lamang po ito maswerte sa ating pinagbibigyan, kundi ito po ay maswerte din, naghahatak din o nagdudulot din ng kaswertihan
sa nagbibigay. Kaya kung kayo po ay nakakatanggap ng ganitong klaseng halaman, bamboo plant, yan po ay nagdudulot ng kaswertihan para sa inyo at para din po dun sa nagbibigay. Ang bawat bilang po ng bamboo stalk, yan ay may ibig sabihin po niyan. Meron po yung mga parang pinupuntiriya na swerte. Halimbawa, sa mga kasalan or sa mga negosyo. Madalas po nating nakikita na merong mga nakakatanggap ng isang pirasong stock. Yung mga paganyan na ganito, yung bamboo plant na parang spiral, yan po ay ang ibig sabihin po niyan. Babanggitin ko po sa inyo ang ibig sabihin ng bawat bilang ng ating bamboo plant. Ang isa po ay isang bilang ay ano po yan, ibig sabihin po niyan ay for strong life, stronger life and prosperity. Ang dalawa naman po ay para po yan sa love at pinaniniwalaang dinodoble po ang luck or ang swerte pag tayo po ay nakakatanggap at namimigay ng dalawang pirasong bamboo stalk. At ang tatlo naman po ay para sa kaligayahan, happiness, long life and wealth. Yun po para sa tatlong bamboo stalk. Ang apat po, at ito po ang iwasan natin kasi karamihan sa atin ay tawag doon yung naririnig lang natin pero hindi natin alam, kung alamin din natin ang mga bawal o ang mga hindi maganda. Kagaya nitong bamboo stalk, iwasan natin na mamigay o makatanggap o mag-keep sa ating tahanan ng apat na pirasong stalk. Apat na ganito. Iwasan po natin iyon. Iwasan natin ang mamigay ng apat na piraso o mag-keep sa ating tahanan ng apat lamang na stock dahil yan po ay naghahatak o nagdudulot ng kamalasan. Iwasan po natin ang apat na bilang. Ngayon po, sa lima, tumuloy tayo sa lima. Ito po ay para sa emotion. Good emotion. Yung parang maganda palati, palagi ang ating pakiramdam, ang ating damdamin, dinadamdam para sa ating mental, physical at spiritual na aspeto ng ating buhay. Ang anim po, ito po ay nag-a-attract ng prosperity. Anim, six stocks ay para sa attracts prosperity. Ang pito naman po ay para sa good health. At ang walo ay para sa fertility. Kaya madalas pag kayong sa mga bagong kasal or sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, walo ang magandang bilang ng stock ng bamboo na ating ibibigay. Yan po ay para sa luck for fertility, luck, swerte. At ang 9 ay sumimbolo ng good luck. At ang 10 ay wish for life of perfection, happiness, and completeness. Yan po para sa 10 na pirasong stock. Pero ang 21, kagaya nitong sa akin, ito, 21 po ito na pirasong stock. Ayan, binilang talaga ng asawa ko niyan. At ng 20 lang sana niyan, tapos humingi siya ng isang stock, dinagdag niya sa gitna para maging 21. Dahil ang 21 na stock ay para sa harmony, success for health, wealth, happiness, relationship, prosperity, and fortune. Yun po ang para sa 21. Pero makikita nyo din po, mapapansin nyo din po na maraming, merong iba na maraming napakadaming stock ang nilalagay nila. Dahil po, the more stock, the more luck po ang maa-attract. Kaya, pero kung halimbawa ilalagay lang natin sa mga center table at yung mga ganitong tipo lang ang ating nilalagay, mas mainam na 21 na para complete package na, di ba? Pero pag halimbawa nga niriregalo, isang stock, tatlong stock, iwasan po natin ang 4 stocks. Dahil ang 4 stocks po ay malas po yun. Lagi po nating tatandaan yun dahil yung iba sa atin ay halimbawa yung mga nakakarinig lang, bamboo plant ay napakaswerteng halaman sa loob ng tahanan. Pero alamin din natin ang mga maganda at hindi maganda para hindi lang yung gagaya lang tayo pero yun pala ay naghahatak na pala tayo ng kamalasan. For stocks ay iwasan po natin yon. At ang ating bamboo plant din po ay kailangan po itong nagtataglay ng ating limang elemento para ito po ay mas makakahatak ng mas madaming swerte at kasaganahan. Ito po ay mas mainam na nagtataglay ng limang elemento ang ating earth, wood,
water, metal, and fire. Ang wood ay ito na po ang kumatawan sa wood. Ang stock nito ang kumatawan na sa wood. Tapos, kapag ito po ay nakalagay sa isang paso, di ba paso, hindi po siya metal, lalagyan nyo lang din po yun ng coin. Pero para dito sa akin, ang glass na pinaglalagyan ko ay yun na po ang nagre-representa o kumakatawan ng metal. At ngayon po, para po sa ating earth, lalagyan nyo po na kung halimbawa, ito po ay nakalagay sa glass at hindi nakalagay sa paso, lagyan nyo po ng bato. Siya pong kumakatawan sa ating elementong earth. Kung ito man po ay nakalagay sa paso, ang soil na ginagamit nyo or ang lupa, ayun na po ang kumakatawan sa earth. Ngayon, sa tubig, syempre, lalagyan po natin yan ng mainam or katamtama ng tubig para hindi po siya mamamatay. Mayroon yung tubig dyan. Yan po ang kumakatawan sa ating tubig. At ang ating fire, dahil po kailangan niya magtataglay ng ating limang elemento, ang fire, ito po ay ating tatalian ng red na ribbon. Actually, nakatali na siya ng green ribbon nung binili namin. Pero ang green ay yun po para sa luck for wealth or financial wealth. Kaya nilalagyan pa din po namin siya ng red ribbon para kumakatawan sa ating elementong apoy. At ito po ay ilalagay po natin sa parte na wealth part ng ating tahanan. At ito po ay sa bandang southeast. At huwag po natin itong ilalagay sa direct sunlight dahil namamatay po ito pagka merong matapang na sunlight or yung mga maliliwanag. Doon po ito natin ilalagay sa yung dim lang na hindi po direkta sa araw, sa sunlight. Sa mga shady area, pero doon po natin ito ilalagay sa east na parte ng ating tahanan or sa southeast or sa south. Yan po ang mga wealth part ng ating tahanan sa silangan or sa timog silangan. Dyan na part, hindi nakaharap, dyan po na parte. Ngayon po ang sumunod, at iwasan po pala natin ang ang ating stock ay parang yelo na kailangan po nating buhayin yan kasi hindi po nagdudulot na maganda. Kapag tayo po ay namimigay ng bamboo plant na medyo yellowish na, kailangan po yung verding-verde talaga ang kulay niyan, green na green. Ngayon po, ang kasunod po nito na isa sa mga magandang halaman na naghahatak ng kaswertihan ay ang ating jade plant. Ayan, di ba? Napakaganda ng aking jade plant. Yan. Ito po ang bilog-bilog. Ayon sa ating feng shui, itong bilog-bilog na hugis ng mga dahon ay sumimbolo po yun ng pera. Kaya ito po ay maswerte na naghahatak ng kasaganahan sa financial na aspeto ng ating buhay. At ito po ay ilalagay din po natin sa wealth part ng ating tahanan. Yan ay sa east, sa south, or sa east, south east na banda ng ating tahanan. Silangan or sa timog silangan na parte ng ating tahanan. Yan po ang pangalawa. Ngayon po ay ito pa. Ito po ay ang tinatawag nating money plant. Hindi po ito yung money tree. Iba po yung money tree. Ito po ay ang money plant. Huwag kayong mag-alala dahil ang money plant po ay napaka madaling alagaan. Hindi po siya yung madaling namamatay. Hindi po yun. Ito po ang money plant. Hindi ko siya matatanggal. Ganyan na lang. Oh, yan po ang ating money plant. At ito po ay napakagandang ilagay sa corner ng ating tahanan na pinaniniwalaan or napapansin natin na hindi masyadong maganda ang enerhiya or very weak ang luck energy or ang maswerteng enerhiya, good energy. Ito po ay magandang ilalagay po natin doon. At napakamabisa din pong itong ilagay, naghahatak ng kaswertihan kapag ito po ay nailagay natin sa may bungad ng ating pintuan or sa bandang unahan ng ating tahanan. Ayan. Yan po ang ating money plant. Iba po yung money tree. Yung money tree, yung may parang may tinirintas na ganyan sa stem, yun po ang money tree. Ito po ay money plant. Palagi po tayo nakakakita ng ganito sa mga opisina or sa mga malalaking building. Marami pong ganyan. Ngayon po ay ang tinatawag nating rubber plant.
Ayan, ito po ay isa sa napakamaswerteng halaman na nag-aakit o naghahatak ng kaswertihan, lalong-lalo na sa financial. Lalong-lalo na sa financial, yan po ay napakamaswerteng halaman, rubber plant. At ang maganda pong pagkakalagyan ng ating rubber plant ay ganun din, doon din sa ating timog na parte ng ating tahanan, pwede din po sa silangan na parte, basta wag lang po doon sa kanluran. Ito po ay napakaganda sa ating timog, pwede ding timog silangan, pwede ding sa silangan. Kalimutan ko po pala, kapag ito pong bamboo stalk or bamboo plant ay nilalagay natin sa silangan na parte, ito po ay napakamagandang pampaswerte naman sa ating kalusugan. Kapag ito ay nasa timog, ay para sa financial. At ngayon, isa pang napakaganda at ito po ay madalas natin nakikita sa bungad ng ating mga tahanan, lalong-lalo na sa yung mga mayayaman na tahanan, mayroon talaga silang mga ganito. Ito po ay ang ating welcome plant. Ayan, nakabuna na ako ng halaman. Ayan, ito po ay ang ating welcome plant. Ika nga, ang lahat ng bagay o karamihan ng kadalasan ng mga bagay dito sa mundo ay meron talagang tamang pagkakalagyan. Bihira lang yung mga bagay-bagay na kahit saan ay pwede. Meron karamihan sa ating mga bagay-bagay ay meron talagang tamang pagkakalagyan. Kagaya nitong ating welcome plant, ito po ay napakamagandang ilagay sa silangan na parte ng ating tahanan or sa mismong bungad o sa pintuan ng ating tahanan, sa may entrance or kahit sa sala ng ating tahanan ay pwede po yan. At ito po ay iwasang ilagay sa kwarto. Iwasan po natin itong ilagay sa mga kwarto, lalong-lalo na sa banyo. Iwasan po natin itong ilagay at sa kusina. Pwede po itong ilagay sa harapan ng ating tahanan. Halimbawa dyan sa ating bakuran at ito po ay ating talagang ibaon doon. Napakaganda po niyan. Welcome plant. Ngayon po ang isa sa mga magandang pampa nagbibigay ng swerte or ayan, hindi lang po ito nagbibigay ng kagandahan sa paningin. Ito po ang tinatawag nating peace lily. Ayan. Kahit nga ang aking asawa ay nagtatrabaho sa barko, siya po ay may ganito sa kanyang kabina. Ito po ay napakagandang halaman na naghahatak ng kaswertihan, lalong-lalo na sa love. Ito po ay peace lily. Ayan. Siyempre, prosperity, nandun na lahat. Ito po ay napaka-maswerteng halaman. Pwede po natin iyang ilagay sa ating silid-tulugan, sa ating mga kwarto o sa ating mga opisina. At napakagandang ilagay din po niyan sa ating mga sala. At ang isa pa na meron akong ipapakita sa inyo ay syempre ito. Kahit ang ating mga mga nakakatandang mga kamag-anak ay meron talaga nito. Ito ay ang orchid. Diba po, alam na ng karamihan na ang orchid ay hindi lamang po ito maganda sa ating paningin. Ito po ay naghahatak ng kaswertihan, lalong-lalo pag kayo po ay may mga kaibigan na bagong kasal. Ito po ay isang napakagandang regalo dahil ito po ay nagbibigay ng swerte sa fertility, love at harmony. Ayan. Yan po ang ating orchid at napakaganda din po itong ilagay sa loob ng ating kwarto dahil ito po, lalong-lalo na sa kwarto na mag-asawa o kahit sa kwarto na inyong mga anak dahil yan po ay swerte sa pag-ibig, sa love, fertility at harmony. Pwede din po naman itong ilagay sa ating mga kusina at sa ating mga sala. Pero mas mainam pag ito ay nilalagay natin sa ating silid tulugan, lalong-lalo na sa mag-asawa. Ayan po. Ito po ang mga kaalaman pong ito or ang mga paniniwala pong ito ay ayon sa ating feng shui or sa ating tinatawag na feng shui. Ayan. Pero po, ang ating kapalaran ay hindi hawak ng mga bituin at ng mga halaman. Kaya pagpatuloy pa din po natin ang ating pagsisipag upang matugunan natin ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan at huwag lang tayong umasa lang sa mga halaman at sa mga ritual. Siyempre, magsisipag po tayo upang tagumpay sa buhay ay ating makamtan at
para good vibes lang din lamang ang ating maa-attract sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sisiguraduhin natin at hanggat maaari ay good vibes lang din lamang ang ating isa puso at itatak sa ating mga isipan. At ang pinaka-importante at unang-una sa lahat na huwag natin itong kakalimutan, pugaliin nating magdasal, manalangin, humingi ng gabay at huwag kalimutang magpasalamat sa ating poong may kapal dahil siya at siya lamang po ang natatanging pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan at hindi niya po tayo pababayaan. Advance Merry Christmas po sa ating lahat and have a prosperous New Year. Always spread the love and God bless us all.